أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At magandang gabi po sa mga sumusubaybay sa ating seri ng pagpapaliwanag ng Tauhid. At ngayon ay dumako tayo sa 17 ng serye na ang paksa na ating tatalakay ngayon ay napaka-sailan po, no? Actually, nagawa ko na to noong nakaraan, kaya lang nagkaroon ng problema at na-delete ito, kaya binalikan ko, no? So, ito ay patungkol sa alwala walbara. Ang usaping alwala walbara ay usapin na nangangailangan ito ng pangunawa, sapagkat ito ay napakalalim ang kahulugan nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang alwala walbara ay dito malalaman natin kung sino ang ating kukuning tagapagtanggol, kaanib o kakampi, at kung sino ang ating tunay na kalaban o itatakwil o hindi natin sasamahan. Dito po natin malalaman kung ano ang pupwede at kung ano hindi pupwede, hindi pinapayagan. According dito sa nagpaliwanag ng kitab na ito. Okay? So, una-una, ang alwala sa luga ay alwilaya o wahyal mahabba. Ibig sabihin ito ay ang pagmamahal. At sa, ang albara naman, albaraa sa luga ay ito ay kata. Ibig sabihin ng kata ay yung pagputol. Wa minhu bari'ul kalam. Bima'ana katuhu. Ibig sabihin, pinutol mo yung ano. Ito, kalam. So, pinutol mo ang ano. So, ibig sabihin, pinutol mo, wala ka na kayong ugnayan. Pinutol mo ang ugnayan ninyo sa isa't isa. So, ngunit, sa pamamagitan ng sharia, sa istilahan, sa sharia ng Islam, ay ang ibig sabihin ng wala ay mahabbatul muslimin wa nusratuhum wa ikramuhum wa ihtiramuhum wal qurbu minhum. Ang ibig sabihin ay ang pag-ibig sa mga mananampalatayang Muslim, ang pagtulong sa kanila, ang paggalang sa kanila, at ang paglapit sa kanila. Okay? Yun ang ibig sabihin ng alwala. Sa madaling sabi, ito yung pagmamahal o pagtanggol, pagtatanggol. Marami siyang ano, malawak. Yung ano. Albara'a, ito ay al-bugd. Bugd wal kafirin wal bu'adu anhum wa tarku munasaratuhum. Tindihin po natin ito. Ang albaraa ay ito yung pagkamuhi sa mga hindi mananampalataya. Hindi yung katawan nila, yung ano, kundi kinamumuhian natin yung kanilang mga pinaniniwalaan. Ang hindi paniniwala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, yun ang kinamumuhian natin sa kanila. Wal bu'ad anhum, ang paglayo sa kanila. Hindi mo lalayuan dahil sila ay sa pagkatao nila, o anumang pag-ugali meron sila, kundi lalayuan mo sila dahil doon sa kanilang pagtangging sumampalataya sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Okay. So, watarku munasaratuhum, at ang pag-iwas sa pakikipagtulungan sa kanila, pakikipag-alyansa sa kanila. Okay? Iiwasan natin ang pakikipag-alyansa sa mga hindi mananampalataya. Okay. Ibig sabihin, kapag ganun, ibig sabihin po ay talagang mayroong sekreto kung bakit. Bakit? Sapagkat ito ay napakahalaga. Ang kahalagahan nito, al-wala wal-bara, ay tatlo. Una, sapagkat ito ay usulul aqidatil islamiyah. Ibig sabihin, ito ang pinaka-fundasyon ng akida ng Islam. Ang ito ang pinakapundasyon ng paniniwala ng Islam. Okay. Ang ikalawa, awthaku ura al-iman. Okay. Ibig sabihin, ito yung pinaka-i'tikadu sahih. Ito yung pinaka-matibay na hawakan. Matibay na paniniwala o pananampalataya. Okay. Ang ikatlo, sapagkat ito ay relihiyon o pananampalataya ni Ibrahim alayhi salatu wassalam wa millatu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. At ito rin ay ang
millah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay napakahalaga. So para lalo pa nating maintindihan at maunawaan, bigyan pa natin ng mga meaning o kahulugan ang muwalat na tinatawag, ang pagkuha ng tagapagtanggol o kakampi natin. So dito ay binanggit na dalawang uri. Ito ay at-tawalli at saka muwalat. Ang tawalli, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at muwalat, halos parehas lamang ito. Kakaunti lamang ang pagitan nito. Kaya intindihin natin mabuti, ano? Ang tawalli, ang meaning ng tawalli, okay? O yung pag-anib. Aanib ka sa kanila. Kakampi ka sa kanila. Kikiling ka sa kanila. Okay? So para mas maintindihan natin ito, ay mahabbatu shirk wa ahluhu wal kufru wa ahluhu. Ibig sabihin, ito ay ang pag-ano, ang pag-ibig sa mga sa shirk. Okay? Ang pag-ibig sa shirk at sa mga gumagawa nito at sa pagtangging sumampalataya, al-kufar, pagtanggi. Al-kufar ay pagtanggi. Okay? O ahluho. At nusratul kufari ala ahlil iman. Okay? Ang ikalawa ay ang pagtulong sa mga hindi mananampalataya laban sa mga mananampalataya. So yun. Samantalang, okay, ano pala ang hatol nito? Malaki ito, no? Napakalaki. Ang hukmuho, kufr akbar, isang napakalaking kufr. Waridda anil Islam. Ito ay pagtalikod. Para kang tumalikod sa Islam. Umalis ka sa pananampalatayang Islam. So, napakadelikado. Anong dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sino man ang umanib sa kanila, sino man ang kinuha nila itong tagapagtanggol, aba, sa inyo, fa innahu minhum, ay katotohanan ay kabilang sa kanila. Kabilang sa kanila. So, ayun. At ang muwalat, ang tarif wa dawabito ha, ay mahabbat ahli al-kufr o ahli al-shirk li ajli dunya. Ito yung pag-ibig mo sa mga hindi mananampalataya, sa mga mushrik, dahilan sa makamundong bagay. Ibig sabihin, iniibig mo lang sila, minamahal, kumakampi ka sa kanila, umaanib ka sa kanila dahil sa may purpose ka tungkol sa makamundong bagay, ay muwalat ang tawag doon, okay? Wala takuno maahu nusra. Ngunit, hindi mo naman sila tinutulungan. Ha? Sapagka kung sila itinutulungan mo sila, bukod doon sa makamundong bagay na purpose mo sa paglapit, pag-anib mo sa kanila, at tinulungan mo pa sila, magiging tawalli na yon. Ha? Wa illa kana min at-tawalli. Mauhulog ka sa tawalli na kung saan ito ay napakalaking kasalanan. Na ito ay ang tinatawag na kufr akbar, waridda anil Islam, isang napalaking kufr at pagtalikod sa pananampalatayang Islam, wal iyadu billah. So ito, al-mualat ay oo, ito ay muharrama wa kabiratun min kabair dhunub. Haram din ito at kabilang lamang sa mga malaking kasalanan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayuhalladhina amanu La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, huwag niyong kuning tagapagtangkilik o tagapagtanggol ang aking kalaban. Sino yun? Ang kalaban niya? Yung mga tumangging sumampalataya sa kanya. Alam na natin yun, maruf. Okay? At ang inyong mga kalaban. Okay? So, yun. Napakalinaw para maintindihan natin, mayroon na akong inihanda dito na dalawang sura para malinawan natin kung sino ang ating wali o tagapagtanggol. So, at kung sino ang ating kalaban, kung sino ang ating itatakwil. Sinabi ng Allah sa kanyang maluhal ating Quran, Allahu waliyul ladhina amanu. Si Allah, ang kanyang wali, kakampi, tagapagtanggol ay sila yung mga mananampalataya.
yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Inilalabas sila ng Allah mula dito, mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut. Ngunit ang mga silang mga hindi sumasampalataya, ang kanilang kakampi, ang kanilang tagapagtanggol ay at-taghut. At-taghut o shaytan. Ha? At-taghut o shaytan. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Wal iyad. Yukhrijuhum min an-nur ila adh-dhulumat. Inilalabas sila ng Allah mula sa liwanag papunta doon sa kadiliman. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sila ay tao. Ang kanilang tahanan ay ang impierno at sila'y mananatili doon. Okay, pangalawa, sinabi ng Allah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Okay, katotohanan, sabi ng Allah, ay si Allah ang iyong kakampi, ang inyong tagapagtanggol, at ang kanyang sugo, ang kanyang mga sinugo. Walladhina amanu, at silang mga nananampalataya. Silang mga mananampalataya. So yun ang ating mga wali. Okay? At ito pa ang sinabi ng Allah. Warning. Ya ayuhalladhina amanu, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya u ba'd. O kayong mga mananampalataya, huwag niyong kunin, okay, na bilang tagapagtanggol, kakampi, ang mga Hudyo at ang mga Nasara at ang mga hindi mananampalataya. Sapagkat sila ay nagtutulungan, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano ay nagtutulungan laban sa inyo, laban sa ating mga mananampalataya. Okay? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. At sino man ang kunin niya sila bilang kanilang tagapagtanggol, ay katotohanan sila ay kabilang doon. Ibig sabihin sila, kabilang ka doon. So hindi ka Muslim. Wal-iyadam billah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya u ba'd. Sabi ng Allah, at ang mga mananampalatayang lalaki at mga mananampalatayang mga babae, okay, ay sila yaong tunay na nagtutulungan. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngayon ay dumako tayo sa madahir ng muwalat al-kuffar. Ibig sabihin yung mga malinaw o mga example na parang nakatulong tayo, natulungan natin ang o pagkampi sa kanila. Ito ay medyo mas sensitibo, no? Sana hindi magiging fitna. Una ay at-tashabbuh bihim fil malabis wal kalam. Ang paggaya sa kanila sa pamamagitan ng pagsuot o pananamit. So wag nating gayahin ang kanilang pananamit at ang kanilang mga pananalita. Huwag tayong gagaya sa kanila. Mayroon po tayong pananamit na para sa atin. Okay? Pangalawa, as-safaru ila biladihim ligaradin nuzha wa mut'atun nafs. Ito ay ang paglalakbay sa kanilang lugar kung saan ang purpose natin sa pagpunta natin doon ay upang magliliwalyo. Okay? Upang sa layuning namamasyal tayo, no? Pamamasyal at pagpapakasasa sa kaligayahan sa sarili. Ibig sabihin, pagliliwalyo. So, pangalawa yun na example na muwalat al-kufar. Ibig sabihin, ay pagkampi o pagtulong sa kanila. So, ang pangatlo ay al-iqama fi biladihim wa adamul intiqalu minha ila biladil muslimin li ajlil firar bid-din. Okay, ang ikatatlo ay ang pagpapanatili sa kanilang bansa at di paglipat mula rito tungo sa bayan ng mga Muslim alang-alang sa kaligtasan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang isang Muslim ay nakatira sa lugar ng mga hindi Muslim at hindi niya kayang itaguyod ang kanyang pananampalataya doon dahil siya nangangamba, kapatid sa pananampalatayang Islam, wajib ang intikal. Ibig sabihin, wajib, mandatory sa iyo ang lisanin mo yung lugar na yon, pumunta ka sa lugar ng mga Muslim.
Ngunit kung kayo naman ay kaya naman nating gawin, kaya nating isagawa ang pananampalatayang Islam, labas, mustahab. Okay? Yun ay pinahintulutan, walang problema. Anong dalil? Sinabi ng Allah, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'il at-tawbah. Wala tanqati'ul tawbah hatta takhrujul syamsu min maghribiha. Ibig sabihin, ay hindi mapuputol ang paglipat sa isang lugar maliban na lamang kung tayo ay pinagbabawalan doon. Okay? Na magsagawa ng ating mag-exercise natin ng ating pananampalataya. At hindi rin mapuputol ang pananampalataya o paghingi ng o pagtatawba, pagbabalik sa loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa lulubog o sisikat ang araw mula sa Maghrib, mula sa West. Kapag ka ang araw ay sisikat doon sa lubugan niya, tangkati o tawba, putol na ang pagbabalik loob. Magbalik loob bang kayo sa mga hindi mananampalataya, mga Kristiyano, magbalik loob man sila, wala nang faida. Hindi nila pakinabangan. Okay. Ang ikaapat, which is kasama ito sa mga napaka-sensitibo, ay at-ta'rikh bitarikhihim khususan at-tarikh alladhi yu'abbaru an tuqusihim wa ayadihim kat-tarikh al-miladi. Okay? Ito ay ang pagtatakda ng mga petsa batay sa kanilang petsa, lalo na ang petsa ng yung nagpapalo ng ano, seremonya. Okay? Nag-aalo ng seremonya. At ang paggamit sa tarikh. Okay, sana ay hindi natin ito ipaliwanag. Okay, sapagkat ginagamit na naman natin yung kalendar nila eh. So, ang lahat ng bagay ay may mga ano yan, may nakalaang ano. So, yun po, no? Ang ikalima ay musharakatuhum fi a'yadihim. Okay? Ito yung pagsali sa kanilang mga festival. Ang pagsali sa kanilang mga festival. Wa musa'adatuhum fi iqamatiha. Okay? Upang tulong sa kanila sa okasyon mula rito, pagdadaos dito. Ha? Au hudur wa iqamatuha. At ang pagdalo rito. Ang ika-anim ay at-tasammi bi asma'ihim. Ang pagbibigay ng pangalan katulad ng mga pangalan nila. So, of course, medyo mahaba-haba ito. At ano yung tatlong uri ng mga tao? Ang una, okay, an-nasu fi wala wal bara ala thalathat aksam. Ang mga tao sa pagitan ng wala wal bara ay tatlo. Ang wala wal bara, ang sinong mamahalin natin, kukunin natin tagapagtanggol, tagapagkaibigan natin ay tatlong uri. Una, wahum al-mu'minun al-khullas. Ul al-anbiya was-sahaba. Sila yung mga totoong mga mananampalataya, mga sahaba at ang mga anbiya. Man yuhabbu mahabbatul khalisa la mu'adata ma'aha. Sila yung mga taong binamahal natin ng todo-todo, okay? At hindi natin sila pwedeng itaboy o kaawain. Ang ikatlong uri ng tao sa kalagayan ng muwala ng al-wala wal-bara ay yung mga taong mga kufar. Wahum kufarul khullas. Okay? Ibig sabihin, man yubagadu wa yu'ada bugdan. Mu'adatan khalisayni la mahabbata ma'ahuma wala mu'alat. Ito yung mga taong kinamumuhian. Kinamumuhian natin sila. Okay? At walang, hindi natin sila pwedeng pag-ukulan ng pagmamahal. Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na
kinamumuhian at pagkataon nila. Hindi. Ulitin ko, dahil lamang po ito sa kanilang pagtanggi sa tagapaglikha, nasambahin siya. So, hindi sa kanilang pagkatao, hindi sa kanilang itsura, hindi sa kanilang tradisyon o ano pa man dyan, kundi sa kanilang pagtanggi o pagtangging sumampalataya sa nag-iisang Diyos. Ang katlong uri ng tao ay man yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin wa hum usatul mu'minin. Okay, sila yung mga pasaway sa mga mananampalataya. Kinamumuhian natin sila dahil doon sa mga bahagi na pagsuway nila sa pananampalatayang Islam. Okay? Wa yuhibbuna lima fihi minal iman. At mamahalin natin sila sa kanilang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang iman. Wa yabghaduna lima fihim minal ma'asya allati huhiya dunal kufri wa shirk. So, of course, kamumuhian natin sila doon sa kanilang mga ginagawang ma'asya na hindi naman ito pagtanggi o pagbigay ng shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah, susunod ay Islam wal arkanul iman, al-iman, arkanul iman. Okay? So, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.